Ayan. Hi guys, good morning. I'm Juliet Carbonilla and welcome to my YouTube channel. Ayan. So ang topic natin today is paano nga ba ang tamang pagsukat sa boxes na i-ship natin kay Shopee. So ito yung ibibigay kong tips sa inyo guys. And nakikita natin may mga box ako sa likod. So nagpapak kasi ako ngayon ng para pang shipping natin. Meron akong mga box na ito, ang declare natin dito is 3 kilos and then itong mas bigger size ay 7 kilos. So bibigay ko na lang itong size na lang na to kung paano siya sinukat. So ang sukat lang. So ito na guys, length times width times height. Pati natin ay una, this one is for the, ayan. Ruler na lang gamitin ko kasi yung aking tape measure ay hindi kumahanap. Pero kayo, mas maganda tape measure, lalo na sa mga sako or mga box na malalaki. Ito kasi pwede na siya. So, 20 centimeters times, ayan, 20 ulit. Pwedeng dito, ayan. 20. And then yung height niya ay 25. So ang ano talaga nito is 2.8 lang. So times mo siya sa 20 times 20 times 25, total of 10,000, divide mo siya sa 3,500. Yung 3,500, turo na yun sa akin ni Ryder na hindi ko alam saan galing yun. Pero basta 3,500 ang total. I-divide mo yung total na sagot dun sa 3,500. So, kagaya nga nito, example nito, ang total nito is 10,000. 20 times 20 times 25. Ang total, ang sagot ay 10,000 divided by 3,500. Ang sagot is 2.8. Pero, pwede ko na, nilagay ko na dun sa Shopee para mas, 3 kilos. So, eto, then paano natin siya supa, paano natin siya balutin? Ito kasi bawal kasi may pangalan yung box nila. So ayaw nila nang may pangalan. So ang ginawa ko, nagkat ako ng pwedeng trash bag, balot niyo sa trash bag na black. Or kung wala kayong pambili ng trash bag kasi another expenses na, para makatipid kayo, yung JNT pouch. So, ayan na guys, tuturo ko sa inyo kung paano yung pagbalot natin using JNT pouch na binaliktad ko lang para magiging black siya. JNT pouch natin, ang loob nun black. So, ito yung ginawa ko sa kanya. So, meron na rin, pwede mo rin siyang sulatan na lang dyan, tapos tape mo na lang kung wala kang ayan. Nakalagay fragile. Ayan lang kasi yun. So, ganito yung kalabasan niya guys. Tingnan niyo. Charan! O, ganyan na siya. And then, yung waybill, mo na. Libre na kasi yun. Libre na kay dala-dala na yung rider. So, ganito na siya guys. Eto, kasi nung una ko nagpaka ko, hindi tinanggap kasi bad packaging daw. So, after a year, marunong na rin ako mag... ganita. Ayan na guys. Pwedeng-pwede na siya. So, pagdating sa customer natin, hindi sila magko-complain kasi ayan, ang ganda. Para silang nag-unbox ng regalo. So, yun lang. Thank you for watching. At sana, kung bago pa kayo sa aking vlog, sana po ay mag-subscribe na kayo at switch the notification bell para naman ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you! Bye! God bless!